Shalom, Shabbat Shalom, my dear brothers and sisters. Are we blessed? It's a great privilege again to stand before you in this place. So before we start, let us pray. Good morning, Abba Father. Good morning, Lord Yeshua Messiah. Good morning, Holy Spirit of God. Good morning, everyone. Lord, we bless your holy name. You are welcome in this place as I declare that it is holy ground. Thank you, Abba Father, for this wonderful day that you have given us to study your word once again. Thank you for all my brothers and sisters who are online to support your word, to feed their souls. So today, as we study your word, Lord God, take over. Itago mo lamang ako sa likuran ng krus mo, ng lahat mga salita mo ang siyang mamutawi sa akin mga labi. Panginoon, ikaw po ang Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat. Without you, I am nothing. Without you, I cannot do anything. Lord God, so Lord, take over me right now. Send your Holy Spirit of God to manifest in the mighty Lord Jesus in this place. And I command warring angels of the Lord in this assignment, ministering angels of the Lord to capture all the spirit na hindi nagpapasakop sa Diyos, sunugin, durugin, tupukin, tatarin silang lahat at itapon silang lahat back to the pit of abyss, ipasok sa spiritual mass box, singlit ng posporo, talian ng charge for God, padlakit, padlak, Lord, na tang si Yeshua Hamasaya lamang, makakapag-open in the day of judgment, and I command him right now, never to come back again, in the name of the Lord Yeshua Hamasaya. Maraming salamat sa mga kapatiran, sa iba't ibang mga lugar, mga invitees, mga friends of friends, sa lahat mga different churches na siyang sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. And let us stay tuned until we finish this in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So our theme for this week is the City of Refuge. So my title, my dear brothers and sisters, is God Our Savior. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit of God is our safest refuge. So, in our scripture reading for today is taken from the book of Psalm chapter 62, verse 7. Holy Spirit, bless your holy word. My salvation and my honor rest on God. My strong rock, my refuge is in God. Amen. Hallelujah. So, our salvation is found in Yeshua's name alone. And our rock, our tower, our refuge is only Yeshua Hamasaya alone. Introduction. Our strong tower, deliverer, shield, and our safest refuge is found in no one else. The name above every name, that every knee shall bow and every tongue confess. Baruch haba b'shem Adonai. Or, blessed be the name of the Lord forevermore. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang lahat ng kanyang nilang should bow down before Him, and every tongue shall confess that He is the Lord of Lords, the God of all God, and the Master of our life. So, we must acknowledge Him as our Lord, Savior, and Master of our life, and let Him take over, roll over in our lives. Number one, acknowledge the flesh. Amen. So, we have to acknowledge our flesh and deny our flesh. Amen. So, we have to acknowledge that apart from the flesh of Yeshua HaMasaya that was shed on the cross of Calvary, siya po yung naghirap. He bore our trespasses. He bore our sufferings. He was the one who died on the cross of Calvary so that we may be able to live, so that our sinful nature, our sinful body will be cleansed by His precious blood. To deny the flesh or living for the flesh is meaningless. Amen. So, we do not have to value our flesh now. Marami pong nagpapabelo, marami pong nagpapa no sleep or whatever pa yung ginagawa nila sa kanilang katawan. We have to be proud. Sabi nga, Pinoy ako, pango ang aking ilong. Amen. So, we need to be proud of ourselves. Huwag natin pakialaman ang binigay ng Panginoon sa atin. We have to be thankful. We have to be contented of what He has done in our life. What He has given us na kung paano tayo nilalang ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, we have to deny ourselves. Hindi naman po ibig sabihin na ang ating katawang lupa ay hindi na natin siya alagaan. Ang ibig ko pong sabihin, mas pangalagaan po natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na siyang pupunta, babalik sa kanya pagdating ng panahon. Amen. So that is the meaning na we do not have to confirm in the pattern of this word. Kailangan po ma-feed yung soul natin with the word of God every day.
day and night as much as possible, my dear brothers and sisters, we have to meditate His word and we have to follow His commandments in our life. And 1 John chapter 4, verse 2, Holy Spirit, bless your holy word. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Amen. So, kaya nga po sinabi niya sa kanyang salita that He is 100% man, He is 100% God. Amen. So, He, the Word that became flesh, He is the Word incarnate. Amen, my dear brothers and sisters, naintindihan po ba natin ito noon, nung wala pa po tayo sa pananampalataya, hindi po natin siya naintindihan, even though we know the heart of this Bible na yung John 3:16, that for God so loved the world that He gave His one and only Son. For those who believe in Him will not perish but shall have eternal life. So, hindi po natin masyadong naintindihan noong mga panahon na wala pa tayo sa pananampalataya kasi ang alam lang po natin, kabisado natin ang scripture na yan, but then we do not really know the meaning of that. Amen? So, in Ecclesiastes chapter 1, verses 1 to 2, Holy Spirit, bless your holy word. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Futility of futilities, say the preacher. Futility of futilities, all are futility or meaningless. So, walang kabuluhan ang ating buhay kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kung wala sa gitna ng ating buhay ang Panginoong Hesus, walang kabuluhan ang ating buhay. We are useless. We are powerless. We are meaningless. We are living dead. Buhay pa nga, pero ang ating kaluluwa ay patay na, naglalakad na sa dagatang apoy kung patuloy po tayo sa ating mga karumalduman na ginagawa. Amen? So we need to, wag natin masyadong pahalagahan yung ating katawang lupa. Kailangan po ang pahalagahan po natin yung ating kaluluwa aagawan. Yun po yung gustong kunin ni Satanas at yun din po yung gustong mapupunta ng Panginoong Yeshua. Mas yun po yung gusto niyang babalik sa kanya pagdating po ng kanyang paghuhukom. Amen? So, we need to deny our flesh. Even yung ating flesh po sa ating paghahayag ng kanyang mga salita, do masakit minsan, maraming nagbabasto sa atin, hindi po natin nila tayo pinapansin, but then we have to go on. We have to preach the gospel to the world para po mas maraming makakakilala that He is our city of refuge. Siya lamang po yung ating sandalan, siya lamang po yung ating sandigan. That until this very moment we are thankful, my dear brothers and sisters, because He shed us with His precious blood. He has protected us with His power and with His blood. He covered us with His blood. That until this very moment we are COVID free. What a great privilege, my dear brothers and sisters. Wow, we are so blessed na hindi niya po tayo pinabayaan. Amen? Number two, rely on Jesus only or rely in Yeshua Hamaseya only. We must rely to God. Huwag po tayong magsabi, ako, kaya ko ito. Or inano natin na ang ating sarili ay mayroon tayong taglay na sariling kakayahan. But saan po nang gagaling yung ating wisdom, knowledge, understanding? From Him alone. Siya po yung He is the source of everything. Apart from Him, wala po tayong magagawa kung wala po sa tulong niya. So we give thanks to God that whatever circumstances, He spare our life kahit po sa sobrang makasalanan natin. Diba, kanya-kanya po tayo ng pinagdaanan, kanya-kanya po tayo ng mga sulurinin sa buhay. Nung tayo po ay hinugot ng Panginoon sa kadiliman na ating tinatahak. We have the different testimonies in our life. So, salamat sa Panginoon kasi nag-ano tayo sa Kanya. Natutunan natin na mag-rely sa Kanya. We have found Yeshua Masih na nagtiwala po tayo sa Kanya. Nung mayroon sa atin nag-share ng Word of God na brothers or sisters, napakabigat ng yung dinadalang problema. Isa lamang ang magiging solusyon niyan. You have to surrender to our Lord Yeshua Masih and rely on Him on alone. Huwag kang mag-rely sa sarili mong kakayahan or huwag kang mag-rely kay Habibi. Huwag kang mag-rely sa pera mo. Ang pera na uubos. Ang mga kaibigan na uubos. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. Pero ang Panginoon, kailaman hindi po na niya tayo iiwanan nor papabayaan man lang. Amen? Hallelujah! Ang Panginoon, hindi niya po tayo pinapabayaan bagkus gusto niya lahat ay babalik sa Kanya. Kung paano po niya tayo
pinagpipray araw-araw na the more na nagkakasala tayo, the more na nasasaktan po siya. So, yun po yung iisipin natin, my dear brothers and sisters, na lahat po sana ng ating ginagawa ay maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. So, while walking on the road, ito na yung ano, while walking on the road, someone almost hit you, but instead you question, he's driving, you are thankful to God. Amen. So minsan, di ba, ang buhay natin dito sa mundong ito, hindi natin alam. Minsan natulog tayo ng gabi, kinabukasan, wala na tayong hininga. Hindi na natin na silayan ang mundong ibabaw. So, sometimes naglalakad lang po tayo sa daanan, may mga barubal or may mga makaskasero dyan na nagmamaneho. We were hit by the car. So, but instead na questionin natin sila sa kanilang pagdadrive, we have to thankful to God kasi in-spare niya po ang ating buhay. One time din po, last Wednesday, last week, I almost fell off the ground kasi naapakan ko po yung sanitizer na ginagamit namin sa school. So, that was full of sanitizer inside it. It was a square. Tapos nandun siya sa pinaka entrance kung saan mag-i-enter yung mga bata na galing sa labas from the car. So I was standing there and I was fell down nung ano, buti na lang nandun si ano, si Miss Eva, nasalo niya ako. So I thankful to the Lord. Also I know that the angels is working, that on that time siguro kung walang nakasalo sa akin at talagang na ano ako siguro lagapak ang aking pagbagsak noong time na yun. But thanks be to God, may maanghel po tayo, hindi man po natin sila nakikita, but they are always there to rescue us, to protect us, and to deliver us kung tayo man ay bingit ng kamatayan or kung tayo man ay magkakaroon ng yung tawag dito, maaalanganin ng ating ano, ang ating buhay. So I thankful to the Lord nung time na yon kasi syempre fasting pa naman din po ako. Tapos yun nga, hindi ko naman sinabi na nanghihina ako bagkus it was accidentally na iniiwasan ko siya pero naapakan ko talaga siya. So yun, thankful that he did not allow something will happen to you. Amen. So, kung tayo din po ngayon, minsan, may mga struggle tayo sa buhay na hindi natin minsan malaman kung paano natin ito napagtagumpayan. We have to be thankful to Him because He was the one who made us able na mapagtagumpayan natin yan. Anong sabi niya sa kanyang salita? He already overcame the world. So, we are the overcomers of this world as well. Amen. In Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, Holy Spirit, bless you, Holy Word. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make step your paths. Amen. So, huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan. Bagkos, idunog natin sa Kanya. Magpasakop tayo sa Kanya that we need to ask the guidance and acknowledge Him that He only alone will give us the wisdom and understanding. So, kung wala po siya, wala po tayong kakayahan. So, naalala niyo po yung laging sinasabi ni Bishop na sinabi ni Lord sa kanya one time, your intelligence is nothing to me. So, tayo din po, wag natin ipagyabang na cum laude tayo or valedictorian tayo. Wag natin ipagyabang na ganito yung natapos natin or mas malaki yung sahod natin. Tayo po sa paningin na Panginoon ay pantay-pantay. Amen? So, how do we use the opportunity in the flesh? Paano nga ba natin magagamit ang ating oportunidad in the flesh? For Jesus, He has to be in a form of a servant in order to die in flesh. So, sa Panginoong Diyos Anak, He has to die. Siya po ay nagkatawang tao para po siya ay mamatay in flesh. Amen. So, pinadala po siya dito sa lupa, 100% man, 100% God, so that He should die. He was man, die. So, He died on the cross of Calvary para po sa mapagtagumpayan niya ang gawain mga kampo ni Satanas dito sa mundong ibabaw. So, He fulfilled everything by the flesh. Jesus is the Word incarnate to die, to destroy the devil. Amen. So, nagkatawang tao po siya. Naranasan niya po lahat ng paghihirap na dinadanas natin ngayon, my dear brothers and sisters. So, we do not complain. We do not question.
Huwag tayong panghinaan ng loob kung tayo ay nakakaranas. Because anong sabi niya sa kanyang salita? We must be the partakers of His suffering. Kung wala po tayong pinagdaraanan na mga kahirapan sa ating buhay, ibig sabihin, you are, hindi ka po naka-tune sa ano niya. Kung pamapagtagumpayan natin ang kanyang ang kanyang mga pinagdaanan, it was a victory for us na yung ano natin. So noon napagtagumpayan po natin, we were once in the darkness and now we are working in the light of God. So salamat sa Panginoon kasi napagtagumpayan na natin yung mga gawain, mga kampo ni Satan sa ating buhay. So wag na po natin siyang balikan pa, wag na natin ulit gawin ang mga bagay na hindi kaaya-aya, hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon Yeshua Masih. So ang ginagamit niya po minsan yung mga flesh natin. Kung mahilig po tayo dati ng babae, kung tayo man ay lalaki, kung tayo man ay babae, mahilig din sa lalaki noon. Habibi dito, habibi doon. Mahilig maggastos. Gastadora ako, number one dyan. Wala talaga akong naiipon noon. Lahat ng gusto ko, minsan gusto ko lang siya pag nakita ko sa mall. Pagdating sa bahay, hindi ko na siya gusto. So, alam mo yun, nandun yung panghihinayang mo, pero hindi mo naman pwedeng basta ibalik lang pag inayawan mo na. Amen? Ganun din po sa pagkain. Minsan, lamon dito, lamon doon. So, ito ang resulta ngayon, di ba? Nahirapan naman ngayon magpaliit. Amen? So, yun yung walang mga disiplina sa sarili, di ba? So, masyado tayong na-engage sa ating mga flesh. Hindi natin tinignan yung ating kaluluwa. Amen? So, what happens when we do not have the flesh? Ano nga ba ang mangyayari sa atin kung wala po tayong flesh? We are no more than animals. We will be nothing. Amen? Kung wala po tayong flesh, katulad din po tayo, nahahawig tayo, nahahalintulad tayo sa isang mga sa mga hayop. We are nothing. Will not exist. So, ito pong tandaan natin, my dear brothers and sisters, without the flesh, our soul will not exist. Kasi ang mga animals po, wala silang mga espiritu, wala silang kaluluwa. Pero tayo po yung ipinagkalooban ng Panginoon ng kaluluwa at espiritu. At yung espiritu na to at kaluluwa ay gusto niya at nais niya po talaga na babalik sa kanya pagdating ng panahon. Amen? Because of our flesh, we came to know about our spirit in our soul. So, thanks be to God because of our flesh. Diba, nung si Adan tsaka si Eva, nagkasala sila in the Garden of Eden dahil hindi nila pinahalagahan yung commandment ng Panginoon Yeshua Masih. Nagkasala sila because of disobedience. Dahil kinain nila yung kabilin-bilinan ng Panginoong Yeshua Masih, nalaman nila na sila po ay hubad. Pero kung hindi po nila kinain iyon, walang mali siya. Kahit hubad sila na naglalakad sa Garden of Eden. Bagkus, nagkaroon sila ng understanding because hindi nila pinahalagahan, they have disobeyed God sa kanyang inutos sa kanila na wag nilang kainin niyo. So, yun po yung desire ng kanilang flesh. Inudyukan ni Satanas si Eva na pag kinain mo ito, magiging kagaya ka ng Panginoon. So, dahil po sa desire niya na gusto niya maging kagaya ng Panginoon, kinain niya ito at hindi lang siya ang kumain, winigyan niya rin si Adan na kanyang kasama. Amen? So, yun yung ano yung flesh natin. Yung desire ng flesh natin na dahil nakakaaya sa ating paningin minsan. Ewan ko lang din kung sinong gumagawa nito. Minsan, 'di ba, pag nandun tayo sa ano sa supermarket, 'di ba, yung mga grapes, 'di ba? So may mga ano diyan, may mga desire tayo na gusto natin munang tikman bago tayo bumili. So syempre, minsan kumukuha ka ng 1 piece, 2 piece ganun, kakainin mo siya tapos kung nagustuhan mo yung lasa, titikman mo siya. Amen? Which is not right, my dear brothers and sisters, that it's stealing. Hindi natin dapat ito ginagawa. Amen? So, yun yung ano natin eh. Minsan kasi, ganun din sa ating, sa ating walk with the Lord, lalo na yung mga pilosopo na sinisiran natin ng Word of God. Diba, gusto nila na pag may sinabi tayo, kung hindi pa nila talaga makikita mismo sa kanilang mata, hindi po sila naniniwala. Amen? But we, tanungin po natin ang ating mga sarili when we came first to know Yeshua Masih at sinabi sa atin kung sino man yung ginamit ng Panginoon na mag-share sa atin, na sabihin na
magiging maalon ang iyong buhay, magiging maliligtas ka, magkakaroon ka ng peace of mind. Once na tinanggap mo siya bilang buo mong Diyos na tagapagligtas at magtiwala ka, ang iyong mga problema ay mawawala. Tayo po ba ay totally nagtiwala? Or mayroon tayong at the back of our mind, mayroon tayong question mark sa ating sa ating maiisip. Amen? So, kailangan po yung ating flesh, we have to deny our flesh. We have to acknowledge na yung flesh natin ay makasalanan. Kasi sa flesh po natin, lust of the eyes, lust of the flesh, lahat ng lust nandyan yan. Inuudyok sa ating utak, sa ating puso. Minsan, nakita ng mata natin, pumunta sa utak, pumunta sa puso. Minsan, lumabas sa ating bunganga. So, yung natin minsan, hindi talaga natin maiwasan. Kahit nga, sabi ko sa inyo, my dear brothers and sisters, papunta ng trabaho, pauwi ng trabaho, maraming mga small calling card, may mga naka-two-piece dyan, may mga labas ang mga cleavage, labas na rin ang kanilang mga puwet. Kasalanan na rin yun pag nakita mo siya at in-enjoy mo yung mga managagandang tanawin sa iyong daraanan at hindi ka nang hingi ng tawad at in-imagine mo pa pagdating ng gabi. Yun yung last of the flesh. Last of the eyes, nakita natin may mga maraming 50% off sale sa mga mall na daanan talaga natin at hindi talaga natin siya mapakawalan ba? Sabi na, ibabalikan ko yan. Kailangan mabili ko yan. So, last of the flesh po yun, my dear brothers and sisters. At ang sinasabi pa ni Bishop na yung last of the eyes, last of the flesh, yun po yung pinakamahirap na tanggalin kung mayroon po tayong last of the flesh. Amen? So, kagaya po ng may mga na-engage na dati ng premarital sex at tapos inudyukan pa lalo, may mga curses na inano kung sino man yung natin noon tapos ayaw na ayaw nila tayong pakawalan, baka hanggang ngayon nandyan pa rin yung last of the flesh. So, we need to cast out. We need to kailangan sunugin silang lahat sa pamamagitan ng kumukulong banal na dugo ng Panginoong Jesus. Kasi kung wala po yung desire ng flesh natin, hindi po tayo kailanman magkakasala, my dear brothers and sisters. Amen? So, the flesh or 100% man came to die in our place to destroy the devil's work. So, salamat sa Panginoong Diyos Anak na siyang in-offer ng Panginoong Diyos Ama para po ma-fulfill ang kanyang plano at para po ma-destroy niya ang gawain ng mga kampo ni Satanas dito sa mundong ibabaw. Example, what would you choose? Sabi ni Dr. Kidong Kim, a skinny pig or a chubby pig? Ano ba? Saan ba dito ang pipili natin, my dear brothers and sisters? Being a skinny pig or a chubby pig? Amen? So, we are thankful that we are created human. Human is far more better than animals. Amen? So, ang baboy kasi is kain tulog lang yan. Hindi pa niya minsan nginunguyan ng masyadong kanyang pagkain. Lunok lang yan ng lunok. So, ang iisipin natin, we are blessed enough na kinireate niya tayo na human and we are far more better than animals. Kasi ang animals, wala po yung flesh. So, their soul will not exist. So, tayo po ng mga tao, He has given us the soul in spirit, which is yung soul na yan, yun po ng pinaka-asam-asam ng Panginoong Yeshua Masih na babalik sa Kanya. Amen? So, kay Dr. Kidong Kim, marami po siyang mga testimony noon na nung siya ay hindi pa rin nakakilala sa Panginoon. He almost killed himself. He almost commit suicide. Pero dahil nga po, nung time na yun, sabi niya sa kanyang testimony na before po niya nagawin iyon, pre-prepare niya ang kanyang sarili, lahat ng kanyang kakailanganin, tapos minute niya, lahat ng mga relatives niya, and then when he almost do that things na nung magpapakamatay siya na siya, there came the time na doon po siya nakakilala sa Panginoon Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. So praise be to God, hindi po inalaw ng Panginoon nakitili niya ang kanyang sariling buhay dahil mayroon po siyang purpose dito sa mundong ibabaw. Hindi po inalaw ng Panginoon na magpakamatay siya dahil po sa kanyang hirap na pinagdaanan. Marami po siyang pinagdaanan, my dear brothers and sisters. Maraming kahirapan, maraming persecutions, even sa kanilang pamumuhay, they are less fortunate na talagang sobrang hirap din po ng kanyang pamilya. So,
mahirap po, hindi natin minsan alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao. So, sa atin, my dear brothers and sisters, kung sino man yung mga pinagdaraanan ngayon, hindi po ang pagpapakamatay ang solusyon para matigil or tapusin natin ang ating mga paghihirap. But that is the point na isurrender natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Because sabi niya sa ating title, He is the City of Refuge. So, wala pong magagawa ang pagpapakamatay natin bagkus ito po yung start ng kalbaryo natin. Mas higit pa sa pinagdadaanan natin na paghihirap ngayon kung tayo ay kukumit ng suicide. Yun po ang kailangan natin malaman, my dear brothers and sisters. So I think the Lord, when I was studying this lesson, sabi ko, nakaka-relate ako dito kasi I was once attempted also to commit suicide nung mga panahon na ako ay gulong-gulo din sa aking sarili, sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. So I was all alone. Nung time na yon, yung kapatid ko na nakakaalam ng aking sitwasyon, nasa Singapore nung time na yon, walang nakakaalam sa aking pamilya kung ano yung pinagdadaanan ko nung time na yon. Bagkus, ang talagang pinaka last resort ko nung time na yon is magpakamatay. Ang aking binabalak is maglaslas. Ang kutsilyo ay palaging nasa ilalim ng aking unan nung mga time na yon. Tapos, siguro, mga sa madaling araw, gusto ko na siyang balakin pero maraming nagpipigil. Alam mo kung bakit naging wise ang aking thinking. Yun din naman lang minsan na nangingiti na lang ako pag naalala ko yun. Kasi every time na mag-attempt ako na magpakamatay, ang ini-inject sa aking utak. Bakit ka magpapakamatay? Kawawa naman ang iyong pamilya. Mababaon sila sa utang. Unang-una, mahal ang kabaong. Unang-una, kukuha ng isang linggong pagkukunan ng ipapakape, biskwit, tinapay o kung ano pa. Di ba mahal pag may mga namamatayan? Baon sila sa utang pagkatapos ng libing. Andyan na yung Bombay na maniningil kung sila man ay nangutang ng 5-6 para lang maiburol ng maayos, ng matiwasay ang kumano na kanilang mahal sa buhay. So yun yung aking thinking nung time na yun. Salamat sa wisdom. Kasi hindi pa po kalooban ng Panginoon nakitilin ko ang aking buhay dahil lamang sa mga kasalanan na aking nagawa nung mga time na yun. Salamat din sa Panginoon kasi yun yung ginamit niya sa akin. Yung testimony ko po na yun ang ginamit ng Panginoon para totally makilala ko siya ng buong buo at dito pa po sa UAE. I never been, hindi ko din po siya pinangarap na tumayo sa yung harapan, my dear brothers and sisters. But sabi nga ng kanyang salita that the call of the Lord is irrevocable. Hindi mo talaga pwedeng maano ang kanyang calling sa atin. So, it's a great privilege for me also na yung aking pinagdaanan ng mga unang panahon is nagagamit ko din po to testify the goodness of the Lord in my life na kung paano niya po ako hinugot sa kadiliman from darkness to light. Ito na po ako ngayon, nakatayo sa iyong harapan. Hindi ko po ikinakahiya kung ano man yung aking pinagdaanan ng mga oras ngayon kasi yun yung ginamit sa aking buhay para ako ay totally makakilala sa Kanya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Amen? So, we are thankful enough that we are created human. Human is far more than animals and human has a spirit and soul. Amen? Number 3, the 6 cities of refuge. Amen? If they committed sin, they have to run in any of this city of refuge to live. So, nag-provide po ang ating Panginoon ng 6 cities of refuge na every time na makagawa po sila ng kasalanan, they have to run their life doon po sa one of the city of refuge para po masave ang kanilang buhay. Otherwise, sila po ay papatayin. So, sino po ang pinagkaloob ng ating Panginoon na city of refuge natin, my dear brothers and sisters, in this millennium of grace? Ang Panginoong Yeshua HaMashiach, siya po yung daan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So siya po yung tanging daan lang na kailangan natin pagdaanan, kailangan natin siyang puntahan every time na tayo po ay dumaranas ng mga kapighatian sa ating buhay. Siya po yung
city of refuge natin. He is our strong tower, our deliverer, our savior, our master. Siya po yung mag-a-uplift sa atin every time na tayo po ay nabibigatan. He is the God of peace. He is our strong deliverer. He is the siya po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kapahingahan. Yeah, we will find our rest in Yeshua Messiah only. Amen. So he just have to run it does run. It doesn't matter which one, as long as you get inside the city of refuge, you will live. So pag tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita, my dear brothers and sisters, may mga anim po na cities na pre-provide ang Panginoon para po doon sila tumakbo at they have to save their lives. So in order to live, he has to run from morning till evening to get into the city of refuge. Amen. So basahin po natin in Joshua chapter 20 verses 7 to 9. Holy Spirit, bless your holy word. So they set apart Kedesh in Galilee in the hill country of Naphtali, Shechem in the hill country of Ephraim, and Kiriat Arba, that is Hebron, in the hill country of Judah, east of the Jordan on the other side from Jericho. They designated Bezer in the wilderness on the plateau in the tribe of Reuben, Ramoth and Gilead in the tribe of Gad, and Golan in Bashan in the tribe of Manasseh. Any of the Israelites or any foreigner residing among them who killed someone accidentally could flee to those designated cities and not be killed by the avenger of blood prior to standing trial before the assembly. Amen. So praise be to God. Nagkaroon po sila ng city of refuge na doon po sila pupunta every time na gusto silang patayin ng mga kaaway. So dito po sa UAE, hindi naman siya ibig sabihin na city of refuge, pero mayroon po tayong Koloowa. Iba naman ang case nito, my dear brothers and sisters. Di ba yung mga battered nannies, yung battered na mga housemaid na hindi pinasahuran, hindi binisahan, minaltrato ng kanilang mga amo. Ano po ang cities of refuge nila na nagsisilbing tulong sa kanila dito? Doon po sa Koloowa, doon po sa Philippine Consulate, my dear brothers and sisters. So yun po yung naging hiding place nila para po hindi na sila mahabon ng kanilang mga amo, my dear brothers and sisters. So tayo din po na birang nakakilala na sa Panginoon, our cities of refuge is Yeshua Messiah alone. Amen. In the Bible, the name six cities as being cities of refuge is Golan, Ramoth, and Bozor on the east left bank of the Jordan River, and Kedesh, Shechem, and Hebron on the western right side. Amen. Hallelujah. So salamat sa mga cities na to na pre-provide ng Panginoon. Ano ba ang consequences nito? On his way to the city of refuge, as he is running, the Lord prompts to escape so that people will leave. Amen. So ano nga ba ang pre-provide? Diba dito sa mundong ibabaw, my dear brothers and sisters, pre-provide ng Panginoon yung law para po malaman natin na tayo ay makasalanan. Kasi kung wala pong law, hindi natin malalaman na tayo ay makasalanan. So if we know and we are aware that we are committing sin again and again, we have to kneel down, ask forgiveness, ask the guidance of the Holy Spirit of God. We need to repent. We need to be spiritual. Kailangan po na manghingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. So, thanks be to God dahil nag-provide ang Panginoon ng law. Kasi kung wala pong law, hindi rin po natin malalaman na tayo ay makasalanan. So, the law condemns. Siya po yung magkukontem sa atin na, uy, makasalanan ka, kailangan mo mag-submit, mag-surrender sa Panginoon para siya ay patawarin ang iyong mga nagagawang kasalanan. So, if once naman na hiningi na natin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, anong sabi niya sa kanyang salita? He will remember your sin no more. So, ibig sabihin po, once na nanghingi na tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan, huwag na po natin ulit-ulitin yung kasalanan na yun. Huwag na natin balik-balikan pa. But we need to totally forget everything at huwag na natin itong balikan. Kasi minsan, yun yung gagamitin ng kampo ni Satanas, i-inject niya sa ating utak. Eh, makasalanan ka, wala kang karapatan na dumapit sa kanya kasi makasalanan ka since in the beginning, ikaw ay ganito, ikaw ay ganun. So, iyon ang i-inject ni Satanas sa ating utak
na minsan magkakaroon tayo ng ano, ng hiya na lumapit na sa Panginoon kasi ininjikan na tayo ng kampo ni Satanas. Amen. But no, we need to overpower that. We need to overcome na wala siyang karapatan na i-inject sa atin. Ayan. Amen. If you wait until the day of judgment, kailangan po tayo ay magpalinis, magpasakop sa kanyang kaparaanan sa ating buhay. The reason why people are told to stone to death in order to for them to run for their life and live. Amen. So, kung naaalala niyo po, my dear brothers and sisters, in the Old Testament time, those who are committing sins, they are stoned to death. So, salamat sa grace ng Panginoon na tayo po ngayon ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Na tayo po, na once na nagkasala po tayo, binigyan niya tayo ng kakayahan. Binigyan niya po tayo ng wisdom at binigyan niya po tayo ng grace para po mahingi natin ng kapatawaran ng ating managagawang kasalanan. So, anong sabi niya sa kanyang salita? And 1 John 1:9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and Savior and Master of your life, then you will be saved. Amen? So, kailangan po yung ating pananampalataya sa Panginoong Yeshua Masena, kung tayo po ay totoong Kristiyano na, kailangan po yung ating maninalakaran ay kaaya-aya, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Basahin ko lang kasi ayaw kong magkamali. 1 John 1:1. Holy Spirit, that's your holy word. 1:9 pala. 1 John 1:9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating makasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating makasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamahan dahil matuwid siya. Amen? So, kailangan ipagtapat po natin, huwag natin itago na tayo ay nagkakasala. Kasi, mas lalong udyukan tayo ng kampo ni Satanas, mas lalong dadagdagan niya yung kasalanan na nagagawa natin. Bagkus, i-reveal natin, i-expose natin na tayo ay makasalanan. Huwag natin ikahiya, my dear brothers and sisters, na tayo ay makasalanan. That is being humble. Pero kung tayo ay hinaina, ano natin, tinatago natin yung mga kasalanan na ating mga nagawa, tutuwa ang mga kampo ni Satanas, mas mag-i-invite pa yan sila para mas lalo tayong makakommit ng kasalanan. Amen? You have to keep going in order to save your life because you have love for your life. Amen. So, kailangan po pag tayo ay dumaranas ng mga kasalanan or nakaka-commit ng kasalanan, my dear brothers and sisters, we need to aspire na malinis tayo sa pamamagitan ng pagsuko natin ng buong buo sa ating Panginoong Yeshua Masen. We need to aspire, we need to desire na linisin niya tayo at mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kalikuan, sa lahat ng ating mga karumihan, sa lahat ng ating mga kasalanan na nagagawa sa mundong ibabaw na ito. The story about Cain and Abel. So, Cain, pinatay niya si Abel dahil sa kanyang galit kasi hindi tinanggap ng Panginoon. Mas ginusto niya yung offer ni Abel nung time na yun. Kasi yung offer ni Abel is yung mga inalagaan niya na mga ano. So, mas ginusto ng Panginoon, mas pinili niya. So, dahil sa galit, dahil sa zealous ni Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Bagkus, yung blood ni Abel is still crying on the ground at narinig ng Panginoong Yeshua Masih na yung blood na yun is crying for help. So, kaya nga naman, minarkahan niya si Cain. Amen? So, Cain has the desire to live even if he sinned by killing his own brother. So, dahil sa kasalanan ni Cain, sa pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Abel, mayroon pa rin po siyang desire na mamuhay. So, ganun ang Panginoon. Dahil po, nag-ano siya, kahit nag-ano mang kaliit o kalaki ng kasalanan ng isang tao, kung may desire pa rin po siyang gusto magbago at isuko ang kanyang buong buhay sa Panginoon. God has given us grace. He is merciful, He is compassionate sa lahat ng tatawag sa kanyang pangalan, sa lahat ng magsusurrender sa kanya. Amen? So, Cain has the desire to live even if he sinned by killing his own brother. The attachment to life, he had the desire to live. Yun yung attachment niya dito. So, ibig sabihin po ng the city of refuge or the attachment to life, mayroon po siyang desire na mamuhay pa. Amen? So, God put a mark to the one who strive in order for them to live. So, tayo po bilang nakakilala na sa Panginoon, minarkahan na po tayo ng kanyang pangalan dito sa ating forehead. So, on the day of judgment, my dear brothers and sisters, bago po niya lipulin ang buong mundong ito, isa-isahin
niya tayo na ira-rapture. Amen. So kung sino yung may mga tatak ng pangalan niya sa forehead, hindi po yung tatak ng 666 or microchips, yun lamang po yung makakarating sa kanyang luklukan. So, amen. So, we will be raptured, my dear brothers and sisters. So, kung tayo po ay manatili hanggang wakas na tapat sa paglilingkod sa kanya at hindi po mabubura yung pangalan natin or yung pangalan niya na nakasulat sa ating forehead, we will be the one. So, we have to be saints. We have to be saints of God na totally makatulod sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kaparaanan sa ating buhay. God put a mark to the one who described in order for them to live. So the attachment to life, you will suffer. So vengeance in sevenfold. Amen. So kung tayo po, kung on that time, kung mayroon pong gagalaw kay kainong time na yun, sevenfold po ang magiging vengeance. Amen. So my dear brothers and sisters, ngayon po, we need to preach the gospel. We are in the era of grace now. We are in the end times. Kailangan po ipangalandakan natin ang kanyang mga salita until the end of the world. Amen? So, if you don't preach to them, then you will be accountable to their blood. Amen? Lalong na lang po sa mga pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, kailangan po i-preach na po natin ang kanyang gospel of salvation para malaman po nila. Huwag tayo mga panghinaan ng loob kung minsan hindi sila agad-agad mag-response sa kanilang calling. Bagkus, let us pray for them that one day God will open their spiritual eyes, their spiritual blindness, para sila ay totally makasama na natin sila bilang Diyos, bilang mga kapatid sa pananampalataya. So they will perish, you will be held accountable to their blood. Amen? So, kung tayo ay matagal ng Kristiyano at hindi man lang tayo nakapag-preach sa ating mga mahal sa buhay, lalong na yung mapamilya natin, mga kamag-anak natin, mga kasama sa trabaho, their blood is sa ating, we will be accountable. Tayo ang sisingilin ng Panginoon, lalo na sa pamilya natin. The attachment to life, example natin, the criminal say, Lord, remember me when you go to paradise. Diba tatlo sila na napako sa cross of Calvary? So isa sa kanila ang nagsabi, Lord, remember me when you go in paradise. So anong sagot agad ng Panginoon? Assuredly, you will be with me in paradise. Hindi niya po sinabi na, oo, sige, later, pag akyat ko. Hindi niya sinabi. So, right away, he gave the assurance ta sa criminal na yan na he will be with him in paradise. Amen? So, di ba sa atin din, minsan gusto natin pumunta agad sa langit, pero wala naman tayong ginagawa. Ni ultimo, magbasa ng kanyang salita. Ultimo, makinig ng kanyang salita. Every preaching, every Bible natin nagagawa, naka-on nga yung life pa amin-amin ka, pero nandyan ka naman naglalaba. Nandyan ka naman na iba ang ginagawa. So that is not right in the eyes of God. Maigi na lang, wag ka na lang manood. Amen? So, minsan, gusto natin yung automatic lang ba? Yung wala tayong pagdadaanan na hirap, gusto natin yung easy-easy lang na once na nandyan na tayo, nandyan na kaagad yung sagot. Pag nanalangin tayo, wala tayong pasensya. We are being impatient. Na minsan hindi yung pinapanalangin pala natin, hindi pala yun yung gusto ng Panginoon na mangyari, but he's preparing a better one, or he's preparing a better much better sa hinihingi natin, pero minsan kasi pinapangunahan po natin siya. Amen. So you should be cursed, he did not say. Amen. So ang sabi dito, he did not say to the sinner, you're a murderer, you deserve to die. Amen. So pag sinasabi po ng isang makasalanan, o pag once po na sinurrender niya ang kanyang buhay sa Panginoong Yeshua, masay, di ba, buong kamay niya, maraming mga anghel ang ang nagagalak na mag-welcome sa isang kaluluwa kaysa sa maraming makasalanan na hindi naman talaga totally nang hingi ng kapatawaran. Amen. So it takes one person sa Panginoon, kasi isa-isa niya po tayong hinugot eh. So marami ang nagkakasayahan sa kalangitan pag mayroon po tayong isang kaluluwa na madadala sa kanyang paanan. Amen. So God doesn't disappoint those who have attachment to life. Hindi niya po dinidisappoint, bagkus inaano niya po sila, kinukomfort niya sila.
Kaya nga po minsan kailangan natin na malaman. Huwag po tayong sumama ang loob kung may mga ginagamit ang Panginoon para i-rebuke tayo or para pagsabihan tayo, kasi we are blessed enough. Kasi yun pala, nalilihis na tayo ng ginagawa. Hindi na pala kaaya-aya, hindi na pala kalugod-lugod sa Panginoon ang ating ginagawa. Minsan nagkakaroon pa tayo ng hinanakit. Kasi ano namang karapatan niya na magsabi sa akin ng ganun? Diba? So we have to examine ourselves sometimes also. We will be thankful kung may ginagamit ang Panginoon para ituwid tayo, itama ang ating pamumuhay. Amen? Number 4, grace as a gift. Grace is a gift freely given from God. As it says in His Word in Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. This is the gift of God, not as a result of your works, so that no one can boast. Amen. So, paano nga po tayo na kaligtas sa ating mga kasalanan? Sa pamamagitan po ng grasya ng Panginoon. It is freely given from God. Amen. So, every word is given as a result of our effort. But even without our effort, we cannot resolve the problem of sin. Amen. Even without our effort, sa pamamagitan lamang ng grace ng Panginoong Yeshua Masaya na binigyan niya tayo. Pinagkalooban niya tayo ng grasya, which is the gift freely given from God. Excuse me. Our sins cannot be atoned through man's hard work. Efforts always have money. Amen. So, hindi po ibig sabihin na kung marami na tayong natulungan, marami na tayong nabigyan ng kung ano-ano, at hindi po tayo nakagawa ng masama sa ating kapwa, hindi po ibig sabihin na yun na yung magsasalba sa atin. Bagkus yung grace ng Panginoon Yeshua, yun po yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, we need to walk by it. We need to follow His commandments in our life. The only way to mankind can be saved is by relying on God's grace alone. Amen. So, mag-rely po tayo sa Kanyang grasya. It is freely given gift as a ransom sa atin, sa ating mga kasalanan. So, salamat sa grasya ng Panginoon. According to the law, sinner must die because it condemns. They get to know that they are a sinner. Amen. So, salamat sa law. Salamat sa Panginoon na siyang nagbigay ng law sa atin, because the law will condemn. So, pag kinundin na tayo ng ating mga kasalanan, di ba, sabi, pag wala pa tayo sa pananampalataya, yun yung konsensya. Pero sa atin po, na nandito na po sa pananampalataya, yun yung conviction. That is the work of the Holy Spirit of God. Bibigyan niya tayo ng conviction once na tayo ay nagkakasala. Once na yung buhay natin ay nalilihis na ng landas, iko-convict niya tayo. Minsan pa sasakitin yung ating puso, mangungusap sa through our heart. So, we need to listen to our heart always. Huwag natin i-assume minsan na galing ito sa Panginoon. Kasi tatlo po yan, galing kay demonyo, galing sa flesh natin, or galing sa Panginoon. Kung minsan is nangungusap sa atin, ang Panginoong Yeshua Masaya, we need to connect to the Holy Spirit of God. Alamin natin. At minsan magkoconnect yan to the Bible verse, or may gagamitin siya na tao na pag-isahin kung ano yung revelation sa'yo, mayroon pa yan isang re-revelan, and that will be the time na ma-confirm kung ito ay galing sa Panginoon. At kung hindi naman ito galing sa Panginoon, huwag natin ibuka ang ating bibig kung hindi naman po tayo inutosan. Amen. Kasi marami pong madideceive na sasabihin, ay, ikaw ay ganito, ay ganun. Di ba? So, wag natin ibuka ang ating bibig. Ako, hindi ko naman to sinasabi na ano, pero it's one of my testimony na yung aking kapatid ay nandun po sa exit sa Oman. Almost one month or more than one month po siya doon. So, during our warfare, talagang desperate na rin po ako noon, kasi palagi niya akong pina-follow up na kailan nga ba siya makakabalik dito noon. So, it was hopeless for me also nung time na yun. Talagang iniyak ko na talaga sa Panginoon. Hindi ko na talaga. Sabi ko, Lord, wala akong magagawa kung hindi ikaw ang kikilos sa kanyang buhay. Ikaw po ang mag-ano sa kanya. Mangusap ka sa kanya. Sinabihan ko pa siya na mag-pray ka ng ganito, ng ganon. At sasagutin niya ako ng sabihin, bakit ikaw lang ba ang marunong mag-pray?
alam mo yon, nandun na nga siya sa bingit ng alanganin kung papabalikin pa ba siya ng Panginoon o hindi. Pero the way na sumagot siya sa akin nung time na yun, nasasaktan ako. At talagang hindi din po ako nakakatulong ng maayos kasi anytime na gusto kong umalis din po kasi at the same time nagtatrabaho din po ako nung time na yun sa school. Kailangan kong magpaalam sa tatlong tao para lamang makaalis at i-follow up yung kanyang mga papeles doon sa Alwarca. So from Altuarto to Alwarca, nagtataksi ako. Minsan punta ako sa immigration. Minsan inaabutan ako ng 10 oras ng gabi. Na siyempre taxi dito, taxi doon. Yung effort mo ba? Yung pera mo? Yung nasayang na mga ano? Pero pag hindi talaga kalooban ng Panginoon na hindi pa siya papabalikin, hindi talaga siya babalik. But I praise the Lord, my dear brothers and sisters. Noong time na yun, when we were doing the warfare, at tapos na po yung pagwa-warfare namin, yung nasa ano na kami, may kanya-kanya po kasi kaming devotion. After po ng warfare, kanya-kanya na po yan na ano, tawag dito, quiet moment sa Panginoon. I cried a lot to the Lord. Then there came the time talaga na sinabi niya sa akin, it is done. Then I saw my sister, nakita ko din yung kanyang paa. Yung, di ba, dalawa yung butas sa kanyang paa na talagang fresh na fresh yung dugo na nakita ko doon ng time na yun. I think the Lord kasi nakita ko yung kapatid ko, mayroon na siyang dalang maleta. Tapos, mayroon akong narinig na it is done. So, I hold on to that promise na talagang done na nga. And then, I think the next 2 days, yan doon na nga, nagsabi na si Minister Agnes na nag-contact na si Sir Ibrahim na yun nga, makakabalik na ang aking kapatid dito sa Dubai. So, praise God. Amen? Praise God. Kasi yung pananampalata natin minsan na kahit nahirap na tayo, bagkus nag-relate tayo sa Panginoon. Wala tayong kakayahan, pero meron siyang kakayahan. Everything is impossible to us, but with God, all things is possible. Amen? So, salamat sa Panginoon. He made it possible na kahit na ang daming pinagdaan ng kahirapan ng aking kapatid, sa immigration pa lang bago pumasok na uman, tapos doon may mga hinahanap pa sa kanya na, which is kumpleto naman po siya ng mga papeles, bagkus binulag ng mga kampo ni Satanas yung mga nagtatrabaho sa immigration para hindi yun makita, kung ano-ano na lang yung hinahanap sa kanya. And I think, ginamit din ng kaaway yun para total ang aking kapatid. Ewan ko kung talagang ginawa niya rin yung mga inutos ko sa kanya na mga advice na kailangan isurrender niya, isuko niya ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Kasi kung ako lang po, wala talaga akong magagawa. But praise be to God sa kanyang grace na ipinagkaloob niya na makabalik ang aking kapatid dito sa Dubai. So, yun. That was just a testimony, my dear brothers and sisters. Salamat sa kanyang grace. Amen? So, yun nga, huwag tayong mag-rely sa ating sarili. Mag-rely po tayo sa Panginoon kasi siya lamang yung mayroong kakayahan na even to the point of death, kung gusto niyang buhay ng isang tao, kung ito man ay hindi niya pa kalooban na mamatay ang isang tao, it will happen. Amen? Magtiwala lamang po tayo. Through our faith, it will really happen. Amen? So our sins cannot be atoned through man's hard work. Ito nga ang sinasabi ko kanina, na hindi po ito true kaya Mr. Ibrahim or hindi po true sa akin, bagkus ito po ang gawain ng Panginoon. So He has showed His love. Nireveal niya naman yung kanyang sarili kung paano siya kumilos sa buhay ng aking kapatid. Though hindi pa siya totally ano nung timeline, but I know that soon we will be with us. Amen? So, the only way mankind can be saved is relying by God's grace. Amen? According to the law, sinner must die because it condemns. They can get to know that they are a sinner. In Romans chapter 6, verse 23, Holy Spirit, bless you, O Lord. For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Hallelujah. So, for the wages of sin, ang kabayaran ng ating makasalanan ay kamatayan. So yun po yung dinala ng ating Panginoong Diyos Anak. Siya po yung namatay sa cross in place of us. So that was a precious gift for us. Yung kamatayan niya sa cross of Calvary. Amen? Jesus died for the substitutionary atonement to mankind. Yeshua Messiah has to die. Kailangan po niyang mamatay to resurrect. Kasi kung hindi po siya mamamatay, according to the preaching last week, my dear brothers and sisters, kung hindi po mamamatay ang Panginoon,
anak, Diyos anak, wala rin pong mangyayaring resurrection. So, kailan lamang po nagkaroon ng salvation ang buong sangkatauhan, my dear brothers and sisters? Nung time na na-resurrect na siya sa right hand of the majesty of God, nung umupo na po siya, the right hand of the, God the Father, doon lamang po nagkaroon ng salvation. Amen? Hallelujah? So, we rely on Yeshua to receive His grace. Whoever sins much, grace is more given. Amen? So, di ba, pag malaki yung kasalanan na ginawa natin, napakabigat ng ating kalooban. Hiyang-hiya tayo sa ating sarili, sa ating ginawang kasalanan na hindi minsan tayo makalapit na sa Panginoon kasi nga, sobrang bigat yung kasalanan na ginawa natin. So, anong sabi niya sa kanyang salita? Whoever sins much, grace is given more. Amen? Kasi kung very little lang, kung kunting kupit lang, kunting sinungaling lang yung sinasabing white lies, di ba, ang ating paghingi minsan ng tawad, ay sorry na nga, di ba, parang ikaw pa yung mayabang ba na, sorry na nga, alam mo yun, yung pag nagsorry ka wala sa puso, nandun lang sa nguso. Pero kung nakakomit po tayo ng kasalanan na sobra-sobrang bigat na alam natin minsan na patatawarin pa kaya tayo ng Panginoon, the grace is more na ibibigay ng Panginoon kasi nakita niya ang ating puso. If a person who sinned much is more desperate in despair, doon po mag-take over ang Panginoon kasi makikita niya kung paano tayo humingi, kung paano po tayo mag-remorse sa lahat ng ating ginagawang kasalanan. Parang pang yung sinabi nga ni Bishop na pag maghingi ka ng patawad, parang yung ikaw ay namatayan ba? Na totally talaga iiyak mo sa Panginoon, wala kang irereserba sa sarili mo para lamang makamtan mo yung kapatawaran sa Panginoong Yeshua Masel. Example, yung nagnakaw ka ng noodles or nakapatay ka ng isang tao. Di ba, pag nagnakaw ka ng noodles, pwede mo naman bayaran ka agad dyan eh, pag ikaw ay nakakuha na ng sahod mo. Pero yung nakapatay ka ng isang tao, di ba, alin ang mas mabigat dito? To receive much grace means to be forgiven much. Amen? So, who can receive such grace? Those who have attachment to life. So, sino nga ba ang makakatanggap ng grace? Sino lamang? Yung mga may mga attachment to life. Yung pong gustong mabuhay pa na sa kabila po ng kanilang mga karumal-dumal na kasalanan na ginagawa, mayroon pa rin po silang desire na mapatawad ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Yun nga po yung na-discuss natin kanina na kay Cain tsaka si Abel. So, Cain has the desire to save his life. Even if a murderer like Cain, if you have attachment to life, you will be saved. Grace is given to the criminal who was crucified and has the desire to live. Amen. So, yung grasya ng Panginoon ay ipinagkaloob niya doon sa criminal. So, sabi niya, Lord, please remember me when you go into paradise. So, inassume na kaagad, inassure na agad ng Panginoon that you will be with me in paradise. Amen? So, napakasarap pakinggan, my dear brothers and sisters, na pag sinabi sa atin ng Panginoon, anak, makakasama kita sa langit na bayan pag dating ng Panginoon. Di ba? Yun naman ang dinidesire ng puso natin na kung pwede nga lang, ngayon pa lang, kunin na tayo ng Panginoon kasi nandito pa tayo sa pananampalataya. Kasi hindi po natin alam kung kailan talaga siya babalik. Amen? But we need to examine ourselves. We need to prepare for the coming tribulation na makayanan po natin at makasama tayo sa Kanya. That's attachment to life that even if we sin, we feel sorry about it. Amen? So, pag tayo po ay nagkasala, talagang totally down na down tayo, feel sorry talaga tayo sa mga nagagawa nating kasalanan. Hindi naman yan yung ibig sabihin ng pag nagsorry na tayo, kinabukasan, ayan ka na naman, ginagawa mo na naman siya. Grace is given to the people that has the desire to live. The Bible prompts people to have an attachment to life. The Bible encourages people to have attachment to life. So the Bible, so yung kanyang salita, my dear brothers and sisters, encourages people to have attachment to life. Jesus is the case of criminal, just in the case of criminal who believe in Jesus will live. Amen. So ganun din po yung nangyari sa isang criminal na napako sa cross, na nagtiwala siya at sinabi niya sa Panginoon, na dalhin niya sa paradise. So, ganun ang kanyang pananampalataya. Amen? So,
we need to, anong kailangan po natin gawin? We need to confess our sins so that we will be forgiven. Amen. So, ano po dito pag hindi din po tayo nagpatawad sa ating mga kasalanan? Matthew 6:14, basahin po natin. Let us open our Bible, my dear brothers and sisters. Pag hindi tayo magpatawad, ano po ang consequences nito? Holy Spirit, bless you, Holy Word. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So may consequences, my dear brothers and sisters. Yun yung sinasabi natin minsan na hindi pa ako handa para tapatawarin siya kasi napakabigat, napakalaking problema ang kanyang pininsala sa aking buhay. So, isipin po natin ito. Let us mark this verse in the Bible in Matthew chapter 6 verse 15 na kung hindi po tayo magpatawad, hindi din po tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. So, yun ang tandaan natin, my dear brothers and sisters. Kung sino pa dyan ang may mga galit, may mga hinanakit, may mga puot sa kanilang mga puso, this is now the time to release. Kasi you are holding the grudges in your heart na yung taong yun ay matagal nang pinatawad ka. Pero ikaw mismo, hindi mo man lang maibuka ang iyong bibig para manghingi ng kapatawaran. Amen. It's not fair. Kailangan po, mayroon din tayong effort. Bilang tao, we need to humble ourselves before the Lord and humble ourselves kung sino man yung manasaktan natin. Kasi yun lamang din minsan. Huwag tayong maging instrumento ng katitisuran ng tao o kapatiran natin. Amen? So this is now the time, my dear brothers and sisters, kung mayroon tayong kagalit or kung may alam tayo na mayroon tayong nagawaan ng kasalanan, this is now the time to reach them out. Nandyan naman ang wifi. Tawagan natin sila. Humingi tayo ng kapatawaran. Hindi po kababaan ng ego ang paghingi ng kapatawaran. Amen? Ito po ay magiging solusyon sa matagal mo nang hinuhold na grudge sa iyong puso. This is now the time. Kasi kung hindi mo gagawin ito, ikaw din ang nahihirapan. Ginawa ko na ito noon. Dahil maraming taon, mahabang panahon, yung aking inawakan, yung aking inalagaan na puot galit dito sa aking puso. Anong nangyari? Nagkaroon din po ako ng, naipitan din po ako ng ugat, which caused me na minsan nagkakaroon ako ng difficulty in breathing. Diba? Hindi na ako nakakatulog ng gabi. Kasi nga, iniisip ko parang hinahabol ako ng aking konsensya ba? Minumulto ako ng aking konsensya. Kasi nga, marami kong kasalanan at hindi ako, I'm not the type na pala sorry. Yun yung aking personality. I'm not the type na pala sorry, pero siguro, sa isang maghapon, pag ikaw means, this is the testimony when I was with Pastor Jonas in Ras Al Khaimah, marami siyang sermon na narinig sa akin. Tapos, I came to realize pag gabi na, pag naghiwalay na kami, kasi pag naihatid na ako dito sa bahay, tapos nakauwi na siya sa bahay nila, the conviction is there. So, doon pa lang ako manghihingi ng patawad. So, i-chat ko siya. Sasabihin ko sa kanya, sorry sa nasabi ko sa kanina, alam ko na medyo harsh, medyo masyadong ano yung pananalita ko, but I feel sorry with that. Alam mo yung minsan dinadaldalan mo nang ginadaldalan yung tao, tapos wala kang minsan kahit anong klaseng salita na mamumutawi sa kanyang bibig, yun yung mag-ano sa iyong puso ba? Para ka bang matutunaw sa hiya sa sarili mo, kasi yung minsan yung ginaganyan mo is mas maano pa sa iyo, mas matanda pa sa iyo. So you are disrespecting. Alam mo yon? Kasi minsan inudyukan ka eh, that is your flesh. Inudyukan ka ng galit. Inudyukan ka ng inis, kaya mo nasabi yun. Dapat nga, yung sinasabi niya sa 9 fruits of the Holy Spirit, yung pinakalas doon is yun yung pinakahirap. Yung self-control, my dear brothers and sisters. So, we are still in the flesh. Yun eh. Pag nasa flesh tayo kasi, yun pa rin yung attachment natin sa buhay. That is the attachment to life. Amen? So, in John 3:16, Holy Spirit, bless you, Holy Word. For God so loved the world that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Whoever has the attachment to life, God gave His only begotten Son. Amen? God gave Yeshua to those who believe in Him. While we have time to live, we have time
we need to have the love of our life. Amen. So, habang tayo po ay nabubuhay pa, kailangan po mahalin natin ang ating kaluluwa. Kailangan po magkaroon tayo ng attachment to life. We need to desire na magkaroon tayo ng attachment to life para ang ating pamumuhay ay maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa Panginoon. We need to have the city of refuge. Yun is ang Panginoong Yeshua, masaya lamang. Magkaroon tayo ng lahat ng ating ginagawa is naka-align sa Panginoong Yeshua, masaya. Even if you have the desire to live in the attachment to life, if you do not believe in Yeshua, masaya, that is useless. That is hopeless. That is meaningless. Amen? So kung wala po tayong pagkakakilanlan, or in short, wala ka pang relasyon sa Panginoon, this is now the time, my dear brothers and sisters, if you are being touched with this message today, this is now the time na magkaroon ka ng attachment to life. You cannot receive grace if you don't believe in Yeshua HaMasaya. You have to be humble. Humble on your knees. And you have to be shameless. Amen? So, kailangan po magkaroon tayo ng attachment to life. We need to receive the grace. And we need to be shameless. We need to be humble. Even to the point of death. So, ang Panginoon, He has modeled us kung paano siya magkaroon. He was the perfect servant. Nagkatawang tao po siya. So, kailangan po magkaroon tayo ng desire to be a servant, not to be served, but to serve people. Amen? The flesh is changed. Amen? So, the perfect opportunity is we have to be born again. We have to repent. If our sins, we have to follow the commandment of the Lord Yeshua. So, we need to follow His laws and commandments. Amen? So, the spirit and body is inseparable. Amen? So, yung spirito natin at yung katawan natin is inseparable. Kung nasan yung spirito natin, nandun po yung katawan natin. Pero yung spirito po natin, pagdating po ng panahon, kung tayo po ay mamamatay na, yung katawang lupa natin is maiiwan dito sa lupa. Pero yung spirito natin ay babalik sa Panginoong Yeshua. So we have the earnest desire to live and receive a reward. The flesh is the perfect chance, perfect opportunity. We have to strive. Amen? So in 1 Corinthians chapter 15 verse 41, Holy Spirit, bless you, O Lord. There is one glory of the sun, another glory to the moon, of the moon, and another glory of the stars. Four stars differ from star in glory. Amen? So, number 5, our safest refuge. Ito po yung ating God, our safest refuge. This is our title for today, my dear brothers and sisters. Our safest refuge is only our living Yeshua HaMasaya. So, sabi nga niya sa kanyang salita, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? So, He bore the sins of this world and provided a safest refuge to those who believe in His name. We have the assurance of what we hope for. We believe in glorious name of Yeshua HaMasaya. Amen? So, ang testimony natin dito, until this very moment, He spared our life, our family, that despite of pandemic, we are all safe. We are being protected by the Lord Yeshua HaMasaya, because until this very moment, tayo po ay iningatan niya. Wala po ni isa sa atin ang na-infected ng coronavirus. Amen? Salamat sa Panginoon, my dear brothers and sisters, kasi He is really faithful, He is good, and He is our strong tower, He is our safest refuge, na kung magtiwala tayo sa Kanya at manampalataya tayo sa Kanya, hindi niya po tayo pababayaan. He will never leave us nor forsake us His children. Amen? Salamat sa Panginoon, kasi until this very moment, though marami po tayong napabalitaan ng typhoon sa Pilipinas, hindi naman po tayo natutuwa na may mga nasalanta ng bagyo. Bagkus, salamat sa Panginoon kasi iniingatan niya po ang kanyang mga anak. Amen? Hallelujah! So, my dear brothers and sisters, kung tayo po ay na-touch sa message sa umagang ito, gusto po natin magkaroon ng attachment to life,
gusto po natin siyang tanggapin bilang ating Diyos na tagapagligtas. Let us bow our head and let us pray our sinner's prayer in an audible voice. Kailangan po malakas para marinig ng mga kampo ni Satanas na tayo ay sumusuko na sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin na ito, my dear brothers and sisters, you will receive the attachment to life. You will have the relationship to God na ang iyong buhay natin na wala pang pananampalataya sa Panginoon. This is now the time na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Amen. So, let us all pray. Let us all bow down. And let us, please repeat with me. Panginoong Jesus, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri kita, pinapasalamatan, itinataas ang iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, inaamin kong ako'y makasalanan, nagpapakumbaba. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko simula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking Diyos na buhay at tagapagligtas. Inaanyayahan kita, Panginoon, na pumasok sa aking puso, isipan at manahan ka sa aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang makasama kita sa langit na bayan. Tulungan mo po ako, Panginoon, makasunod at matupad lahat ng mga utos mo. Gabayan mo po ako at hawakan mo ang aking buhay magpakailanman. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Congratulations, my dear brothers and sisters. If you really pray and believe in your heart that Jesus Christ is our Lord, Savior, and Master of our life, you are now a child of God. As it says in His Word, and John 1:12, Holy Spirit, bless you, Holy Word. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. So, anak ka na po ng Diyos, my dear brothers and sisters. Ito po yung proseso. Kailangan po natin pagdaanan or lakaran ng Kanyang mga kaparaanan sa ating buhay. Kailangan po natin i-confess sa ating mga bibig. In Romans 10:9-10, kailangan po natin i-confess na tayo ay makasalanan at isinusuko natin ang ating buong buhay sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas, at ina-acknowledge natin siya na siya po ang may kapangyarihan sa lahat at manahan na siya at mag-roll over sa ating buhay. Yun lamang tayo matatawag na anak ng Diyos. So my dear brothers and sisters, hindi po dito natatapos ang iyong walk sa Panginoon. Kailangan po palagi kang magbasa ng Kanyang Biblia, maghanap ka po ng Bible, kung meron kang mabibilhan ng Bible, mag-aral ka ng Kanyang salita, mag-on ka ng worship songs. Marami po sa YouTube worship songs, i-worship mo, kantahan mo ang Panginoon. Iwasan mo na ang mga worldly na mga kanta na yan, mga tugtog na yan, kasi yung mga worldly na yan, hindi mo alam, inover nila ang kanilang buhay sa kay Satanas. So, the more na kinakanta mo yung worldly na mga kanta nila, the more na namamalakpak si Satanas. So, you are not worshiping God, you are worshiping Satan. Amen? So, my dear brothers and sisters, kung sa mga oras na to ay mahilig pa rin tayong mag-TikTok or kung ano yung mga uso sa Facebook, mag-TikTok, mag-kung ano-ano pa, kailangan po hindi tayo mag-confirm in the pattern of this world. Amen? Magbasa tayo ng Biblia, makinig ng Bible study, makinig ng preaching, magbulay-bulay tayo. Let us meditate His word day and night. And salamat sa Panginoon kasi this is the day that God has made. Hindi po aksidente na nakakinig kayo ng Kanyang salita, bagkus this is the right time for you para malaman mo po ang katotohanan. Iwasan mo na ang pag-sign of the cross. Amen? Ang pag-sign of the cross is hindi rin po yan galing sa Panginoon. Amen? So, conclusion po tayo. Everyone of us has to desire to live for the glory of God in our life. That while we were still alive and young, we must start following God. If we still don't have the relationship, we need to accept Him as your personal Lord, Savior, and Master for life, and to live according to His will and purpose in your life. We have to aspire to for our eternal life that is yet to come on the second coming of Yeshua HaMashiach to judge the living and the dead. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, my dear brothers and sisters. Please stay tuned for the response song of Ajman Group to be led by Brother Innocencio Garbes, Sister Jocelyn, Sister Rose Del Castillo, at ng mga magpipinsan si
Ati Iya, si Ice, tsaka si Lores, tsaka si Gian. Amen. So, salamat. Let us all pray. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na to. Salamat sa iyong mga salita. Patuloy mo na isulat sa aming puso't isipan ang lahat mga salita mo na siyang magiging gabay namin to walk with you in the path of righteousness. Tulungan mo kami, Panginoon. Baguhin mo kaming lahat, lugar, ano pa man yung mga reservation na wala sa iyong kaparaanan sa aming buhay. Please remove it. Take it off right now in the mighty Jesus. At linisin mo kami ng buong buo, Lord God, na kami po ay totally mag-rely sa iyong kaparaanan sa aming buhay, na magkaroon kami ng attachment to life, Lord God, to desire na ikaw po ang mag-roll over sa aming buhay, hindi po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga anghel mo na siyang nakapalibot sa amin right now, and thank you for your Holy Spirit of God na siyang, Panginoon, naging guru namin, Panginoon, hanggang sa matapos ito. Patuloy mo na gabayan lahat mga kapatiran na siyang nakikinig through live streaming. Patuloy mo din po, Panginoon, Lord God, na i-healed. I declare healing upon healing sa lahat na may mga sakit at karamdaman na ito. Visa provided sa mga wala pang visa, cancellation of visa, even lugar trabaho sa mga kapatiran na nawala ng trabaho, lugar. Let them receive the work that is comes from you alone, lugar. And I rebuke, I reject, lugar, alternative job from Satan. Let there be healing upon healing, restoration of relationship, restoration of finances, lugar. I declare din po, Panginoon, patuloy mo ka na bukusan ng kumukulong banal na dugo mo magmula ulo hanggang talampakan namin. Give us the grace, O God, to forgive those who, Lord God, who have hurt us. Tulungan mo din po kami, Panginoon, na makapagpatawad sa aming mga sarili. Ano man ang mga suloran namin sa buhay, ikaw lamang po ang mas nakakaalam, Lord God. Tulungan mo kaming lahat, Lord, issue mas to have the attachment of life, at ikaw lamang po ang aming sandigan, ang aming sandalan, ang aming Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. I declare and declare right na, Lord God, that I declare, Lord God, may the love of the Father, the grace of the Lord Yeshua, Messiah, the communion of the Holy Spirit, God, be within us, among us, and around us all. And I declare and decree, God bless us all. Amen. Hallelujah. Shalom.